Pero sabi mo si Bernie na kung mag-vlog siya, mag-vlog siya sa nanay niya. Pwede man yun? Ay, ayun. Huwag na. Ya, bukas mapatikap tayo na. Mapatikap tayo, ha? Nilun, bakit hinumpasalakang gawa ko namin? Ngayon pong araw na ito, ay bibigyan natin ng reaksyon ang muli ay ginawang desisyon ni Kuya Bal hinggil sa problema ni Kuya Raymundo na nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Gayun din po ang dahilan ni Lola Damiana kung bakit ayaw na niyang humingi ng tulong. Gagawan din po natin ng reaksyon ang ginawang pagbisita ng Surviving Life TV kay Lola Damiana. At kung bakit nila ito ginawa sa kabila ng matagal na nilang paghinto sa pag-vlog kay Lola Damiana. At bakit nga po ba naging emosyonal si Mrs. Surviving sa isa sa kanyang live? Samahan niyo po ako sa pag-alam. Pero bago po natin ito simulan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para man-notify ka po sa lahat ng upload ko. Sa mga nauna pong upload ni Kuya Bal, marahil napanood nyo na rin po na palaging ang concern ni Kuya Bal ay ang paglago ng channel ni Kuya Raymundo. At ang desisyon na si Kuya Bal lamang ang magbablog kay Lola Damiana ay ginawa ng magkapatid at hindi kasama si Kuya Bal sa barangay nang buuin ang desisyon na ito. At dahil nabuo na po ang desisyon na ito, wala na pong nagawa si Kuya Bal, kundi ang mag-alok na lang ng tulong kay Kuya Raymundo. At ang i-vlog si Lola Damiana. Pero sa isa sa vlog ni Kuya Bal kay Kuya Bernie, may nabanggit ito tungkol kay Kuya Raymundo na nalulungkot daw po ito. Kaya makikita po natin na bagaman may mga hindi pagkakasundo ang magkapatid, pero si Kuya Bernie bilang panganay ay nag-aalala din sa kalagayan at nangyayari sa kanyang kapatid na si Kuya Raymundo. At nang malaman po ni Kuya Bal na nalulungkot si Kuya Raymundo, ay ito po ang isinadjust niya. Sinong malungkot ang kapatid ko? Sabi mo si Bernie na kung mag-vlog siya, mag-vlog siya sa nanay niya. Pwede man yun? At makikita po natin na sinunod naman ito ni Kuya Raymundo. At muli ay nag-vlog na uli siya sa kanyang ina, si Lola Damiana. Kaya makikita po natin na dahil sa ginawang ito ni Kuya Bal, maraming mga viewers ang natuwa. Dahil muli ay mapapanood na nilang muli ang banding at ang pag-aalaga ni Kuya Raymundo sa kanyang ina na si Lola Damiana. Isang kabutihan din po na sinunod ni Kuya Raymundo ang mungkahi na ito ni Kuya Bal dahil para sa kapakanan ni Kuya Raymundo na maraming nang babas sa kanya noon na pinababayaan niya ang kanyang ina, kailangang makita ng mga viewers ang pag-aalaga at pagmamahal na ipinakikita ni Kuya Raymundo at ni Lola Damiana sa isa't isa. Lalo pa po sa ngayon na si Lola Damiana ay hindi maganda ang pakiramdam. At sa isa po sa vlog ni Kuya Raymundo, nabanggit po ni Lola Damiana na huwag na daw humingi ng tulong. Ano po kaya ang dahilan niya? Huwag na. Huwag na magbiling ulam. Huwag na magbiling ng tulong. Baka sakali sa sabi-sabi kaya sa akin. Ito po ay dahil daw sa baka masabi-sabi pa ito sa kanya. Kaya makikita po natin na si Lola Damiana ay isang tao na hindi pala asa at hindi mahilig na humingi ng tulong sa iba. Ang Surviving Life TV po ay isa sa mga vlogger na lubusang nagpakita ng respeto kay Kuya Bal at sa pamilya ni Lola Damiana. At dahil po dito ay huminto na sa pagbablog kay Lola Damiana. Dahil po si Mrs. Surviving ay itinuring na ni Lola Dami na kaibigan niya at napalipit din si Mrs. Surviving sa kanya at nang pagtanaw ng utang na loob kay Lola at sa pamilya nito, hindi pa rin sila huminto sa pagbisita kay Lola kahit na hindi nila ito ibinablog. Kaya kahit po ako ay nagulat sa pag-upload nila ng tungkol kay Lola Damiana. Ito po pala ang naging dahilan. Ni Ate Chen, medyo matagal na nga po yan sa amin. Pinadadala na sana namin yan kay Kuya Raymundo kaso sabi niya pagka nakadalaw na lang kami kay Lola. So ngayon lang po kami nakadalaw. At sakto naman po pagdalaw na pagpunta namin dito kanina,
habang papark na po kami dito, sila kaya ba, pababa na galing talaga. Paano po kami kasi abal, sabi namin eh, dadalhin lang namin yung chair, sabi namin, don't worry na hindi namin ibablog si Lola. Pero sabi ni Kabal, i-vlog na namin. Kumbaga, hindi naman siya nagbabawal na i-vlog si Lola. Kaya, i-vlog na rin po namin kasi meron din naman mga naghihintay talaga na makita yung pagdalaw namin kay Lola para sa kanila na lang din po. And maraming salamat po kay Kabal kasi nilinaw man niya kanina na hindi man talaga siya nagbabawal. Tara po. Kaya talagang lubos po ang pagpapahalaga at pasasalamat nila kay Kuya Bal sa ginawa niyang ito. Nilinaw din po ng Surviving Life TV na hindi talaga si Kuya Bal ang nagbabawal sa pagbablog kay Lola Damiana noon, kundi si Kuya Bernie. Kahapon, bago kami nagpunta rito, Miss Yuki Miguel, nakausap namin si Kabal. Ang sabi nga namin, huwag siya mag-alala kasi hindi namin i-vlog si Lola. Ang sabi naman ni Kabal, i-vlog nyo. Hindi ako, kasi ang totoo, hindi ako ang nagbabawal dyan na mag-vlog. Mag-vlog kayo. Si Kabal na po yung nagbawal. Pero kailanman ay wala po tayong napanood na ini-upload ang Surviving Life TV ng laban kay Kuya Bernie. Dahil nauunawaan nila ang sitwasyon kung bakit ito ginagawa ni Kuya Bernie noon. Kasi si Kuya Bernie naman naninimbang din para kay Kabal. Yun po yung totoo. Kasi may mga time po talaga na mainit yung ulo niya. Nakakaramdam ako talaga ng takot kasi syempre sisigaw si Kuya. No? Pero di namin yun nilalabas. Pero nauunawaan po namin kung bakit ganun yung reaction ni Kuya Bernie. Magulo po kasi yung sitwasyon. Kaya hindi po kami hindi kami magkukontent ng makakasira sa kanila. Dahil sa ginawa nilang ito, ang hindi paninira kay Kuya Bernie at hindi pagkukontent ng ikasisira ng ibang tao o ng ibang vlogger at ang pagkakaroon nila ng malawak na pangunawa sa sitwasyon, ito po ang naging premyo nila. Sinabi naman din ni Kuya Bernie, nahihiya nga siya kanina eh. Pero natutuwa po kami simula kahapon. Ramdam naman namin yung ano ni Kuya Bernie. Yung para bang kulang lang ay maghingi siya ng pasensya. At ngayon po, tama naman yung ginawa namin na hindi kami nag-content kasi ano yung nangyari ngayon? Mapayapa na sila ngayon. Pupunta yan sa amin si Kuya Bernie, kukwentuhin kami, in-invite kami sa bago niyang bahay. Kaya ano po, masasabi ko, okay na, okay na. Natutuwa ako kasi yung sitwasyon nila dito, nila magpapamilya, is maayos na po. Kaya makikita po natin na kahit si Kuya Bernie ay walang tutol sa pagbablog ng Surviving Life TV. Kaya lubos din po ang pasasalamat nila dito. Salamat kaya. Thank you, Kuya. Mapapansin po natin na sa simula ay masigla ang boses ni Mrs. Surviving. Si Lola Di, oh. Hi! Kita ba? Gusto ka na! Pero nang marinig niya ang kwento ni Kuya Raimundo sa kalagayan ni Lola Damiana, nagbago ang emosyon niya. Sila iba na pati yung kwento. Gusto niya sa akin lagi tumusapi. Ah, nag-ano. Nag-iingi na siya na para atensyon. Sa ako bukas mapatsikap tayo na. Mapatsikap tayo ha. Mapapansin po natin na para hindi lubusang mag-alala, ang mga nagmamahal kay Lola ay hindi po nila ito ipinarinig sa atin. Pero makikita po natin sa reaksyon ni Mrs. Surviving na marahil medyo hindi maganda ang narinig niya na kalagayan ni Lola. Kaya mababakas natin ang sobrang pag-aalala niya kay Lola. At dahil sa ginawa niyang ito, may mga basher na nag-comment at makikita po natin na talagang nasaktan siya dito.
dahil pati pagpapakita niya ng emosyon, ang pag-iyak niya ay hinahatulan at ibinabash pa. Bakit hinong pasalang gagawa ko namin? Okay lang na ibash niyo kami? Kasi karapatan niyo naman yan. Hindi, nanahimik po kami. Hindi kami nag-react. Hindi kami nagsalita. Huwag niyo naman sana yung pati emosyon namin. Ay, tubo. Yung nabasa ko kahapon, no, sabi na nung umiyak ako, nag-a-acting ako. Mahirap pong umiyak. Mahirap pong umiyak ng walang emosyon. Ang ginawa pong ito ni Mrs. Surviving ay minasama ng ibang viewers. Sa mga taga-subaybay ni Lola Damiana, hindi po natin maitatanggi na naging malapit ang kaugnayan ng Surviving Life TV kay Lola Damiana at sa pamilya ni Kuya Raimundo. Naging lagi silang magkasama sa lungkot at saya. Kaya, para sa akin po, normal lang ang reaksyon na ito ni Mrs. Surviving. Ipinakita lang po nito na ang kaugnayan nila kay Lola Damiana ay hindi lang bilang isang vlogger, kundi bilang isang kaibigan na nagmamalasakit sa kalagayan ng kanyang kaibigan at hindi ang pakikialam. Sa mga nagmamahal at sumusubaybay kay Lola Damiana, marahil sasang-ayon po kayo sa sinabing ito ni Mrs. Surviving. Pwede sanang sanghihan namin kasi pwedeng ma-quarantine kami pag nag-positive si Lola kung sakali man. Pero sige, ako go kasi ang iniisip ko yung anak ko. Pwede naman dun sa magulang ko o sa side ng asawa ko. Para lang kay Lola. Para lang po maibalik kung ano yung pabor. Hindi po kami taong ano, mapagsamantala lang. No po. Nasamantala namin, kumbaga, madaming views si Lola eh. Pero at the same time, yung pagkikare namin kay Lola, totoo po yun. Sana po huwag na tayo mag-away-away para lang kay Lola kasi wala naman magagawa yung pagtatalo-talo natin eh. Kaya kung tayo ay naaapektuhan, tiyak na mas apektado siya at ang kapamilya ni Lola. Kaya sana naman po ay maawa na ang mga basher at makitungo na ng tama dahil wala po itong maitutulong. Si Lola, para ko na rin yung Lola. Nga po ako talaga, yung nagkukwento si Karen Mundo. Ano talaga? Tumutulo din yung baga naapektuhan tayo eh. Kahit hindi ko kasi yan kadugo si Lola. Yung po bagang, yung nga pong kayo, hindi naman kayo tinuring na kaibigan ni Lola eh. Kung baga hindi naman din yung nakasama personally. Eh ako po, ang lambing niya sa akin. Tapos may time na sobrang tagal kong makabalik. Hindi nakabalik, nakadalo sa kanya. Kilala ako. Ano po ba yung mararamdaman ko? Alam nga po, magparatawa ako dun sa sitwasyon ni Lola. Dun sa nagko-question po dun sa ating emosyon na lumalabas. Bilang isang ina, talagang damang-dama ko po ang nararamdaman ni Rhea o ni Mrs. Surviving na hindi maabyad para mapakain ang kanyang sariling anak. Hindi po naman ibig sabihin ay pabayasi ang ina o may hindi siya magandang kaugnayan sa mga kapitbahay niya. Nabanggit naman po niya ang dahilan niya dahil nahihiya siya. Yung totoo, may anak kami nasa bahay. Wala yung ulam. Pero hindi kami lang. Ang dali lang sana magsaglit. Ang dali lang sana po magsaglit sa bahay. Kaso nga lang, lunch na. Si Lola mo lang, kasi ang bilin ko naman doon sa anak ko, kumain kayo, ang ulam nyo na lang kapo ay yung choco na birch tree. Kasi wala na rin kaming dilata, wala na kaming ano. Nahiya man ako makasuyo sa kapitbahay. Kung hindi po totoo yung emosyon namin, ewan ko ba? Minsan nasasaktan na rin po kasi ako. Pwede sanang huwag na kami makialam kasi nababash kami. Kaso, syempre, wala naman kaming utang na loob niyan kung gagawin namin yun.
nagawa po niyang maiwan ang anak niya sa mga araw na iyon dahil sa mga oras na iyon po, gusto nila na magbigay ng tulong para kay Lola na higit na nangangailangan sa mga araw na iyon. Kaya talaga naman pong napakasakit na tumanggap ng ganong pambabash dahil sa pagmamalasakit sa ganong sitwasyon. At ako po ay talagang tumutulo ang luha dahil kahit ako po ay dumanas ng pangbabash na kahit na sinisikap ko po na walang panigan o siraan at saktan sa aking mga reaction video ay talagang nakatatanggap pa rin po ako ng mga mura at masasakit na mga salita mula sa mga basher na talagang minsan kung sa pagkain ay hindi mo kayang lunukin. Kaya kagaya ng ginagawa ni Miss Rhea, nire-remove ko na lang po para hindi ito lubhang makaapekto sa akin. May kahilingan po si Mrs. Surviving sa mga viewers na nagmamahal kay Lola Damiana. Kuya Bal, kaya hindi rin nila madala si Kuya si Lola kay sa ospital kasi syempre didepende rin po sila sa kung ano yung pasyan ng pamilya. Wag na po nating sisihin si Kuya Bal, kung kami ang sisisihin nyo, anong wala po kami magagawa. Wag na pong, kasi yung mga ganong bagay, hindi na po yung nakakatulong. Kung pagsisihin nyo po sa isang tao ay gagaling si Lola, maganda po. Kahit na 1,000 tao ang sisihin nyo, mas maganda. Kasi kung gagaling si Lola, baka nga mas bumata pa. Kung ganun po ang mangyayari, pwede po. Magandang bagay po yun. Magsisinan tayo para mas bumuti si Lola eh. Pero hindi po, wala pong magagawa yun. Ang totoo. Dahil totoo po naman na ang paninisi ay walang maitutulong. Bagkus nagpapalala pa po ito ng sitwasyon. Kaya talagang damang-dama ko po ang sakit na nadarama ni Mrs. Surviving. Bagaman hindi po naman ibig sabihin ay umaasa na ang pamilya ni Lola Damiana o hinihilingan nila ito sa mag-asawang Surviving. Nakaantabay lang po sila sa magiging desisyon ng magkapatid at hindi nanghihimasok sa pasya ng mga ito. May mga nagsasuggest po na ipahilot si Lola dahil talaga naman po na hindi na ni Lola kayang lumakad. Ito po marahil ay dahil sa aksidenteng natumba si Lola Damiana kamakailan lang. Meron din po nagsasabi na ipa-confine na. Pero sang-ayon po ako na parang hindi na ito practical kay Lola dahil ang antigen, swab test at iba pang mga proseso ay hindi nakakayanin ni Lola Damiana. Bagaman ginawa na ng Surviving Life TV ang lahat para makahanap ng doktor na titingin kay Lola sa kanyang tahanan ay wala silang mahanap. Kahit ang online check-up ay sinikap nilang gawin, kaya abangan na lang po natin ang susunod na update sa kalagayan ni Lola Damiana. Kaya sa video po natin ngayon, matututuhan po natin na ang pagbibigay ng negatibong opinyon sa isang tao ay pwedeng sumira sa reputasyon ng isang tao. At ang masasakit na salita ay pwedeng magdulot ng kalungkutan o pagluha pa nga ng isa. Kaya ang pagpapamalas ng paggalang sa damdamin ng bawat tao ay dapat na lagi nating ipamalas. Kung sang-ayon po kayo dito ay pakicomment nyo lang po sa baba. At kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon ay pakilike and share. Pakisubscribe na rin po at pakibell all para maging updated po kayo sa lahat ng upload ko. Kung gusto nyo pong mapanood ang buong video ng mga pinagkunan ko, ilalagay ko po ito sa description sa baba ang mga link. Pakisuportahan din po natin ang YouTube channel ni Kuya Bal, Kuya Raymundo at ng Surviving Life TV. Lagi po nating tandaan, marami man tayong mga hamon sa buhay na kailangang harapin. Don't forget to smile and pray to relieve your stress and have a happy life. Maraming salamat po. Keep safe and have a blessed day to all.